Ah? Ano po? Alright, what's up sa inyo lahat? Medyo matagal-tagal na akong walang mambot. Matagal-tagal na akong hindi nakakapag-vlog. Kasama nito ang aking si Estong, ang aking motor. Ngayon ay pupunta tayo sa year-end gathering ng aking club. Ayan. At tara na. Aking motor na halos din nagagamit. 2 taon na mayigit. 4,928 kilometers lang odometer. Tara na. So ang aming gathering sa club ay sa Timog. Actually kanina pa silang 7 PM nandun sa Timog. So galing tayo sa work, no? Galing tayo Energy FM. May mga maintenance tayong ginawa doon ngayon dahil Christmas break. So late tayong susunod. So yun, nakakamiss din mag-ride. Sobrang nakakamiss din. Ngayon naka-single cam lang tayo. Single camera lang ang gagamitin natin. Hindi na ako nag-set up pa ng ibang GoPro. Malapit lang naman. Tsaka chichika lang naman ako sa inyo. I-upload ko lang to ng RAW. Walang ibang laman. So balita ko hanggang 11 PM lang yon. So ang oras ngayon ay 10 o'clock. Siguro andun ako in 15 minutes. 15 minutes andun tayo. Ibig sabihin, makakapag-spend tayo doon ng mga around 30 minutes at uuwi na tayo. Alam mo, kagandahan sa grupo ko sa motorcycle club na meron ako ngayon, naiintindihan nila yung trabaho ng inyong papa. Naiintindihan nila to a point na marami ako nang miss out na gathering, meetings, pero okay pa rin. So, hanggat magagawa ng paraan, nakaka-attend tayo, a-attend naman talaga tayo. Pero syempre, yung kadalasang gathering kasi nila, normally tumatama sa schedule na naka-area ko, on-air tayo, naiintindihan naman nila. Kasi by order of importance, ayon sa aming club code, ang number one priority ay family, tapos job, tapos club. Pero hanggat ang reason mo na for not making it to the club ay yung dalawang nauna, which is family and trabaho, absuelto ka. May mga pagkakataon lang talaga na kailangan talagang compulsory. Kailangan talaga nandun kami. Pero kahit sa mga pagkakataon na yun, pag hindi ako makaka-attend, naiintindihan naman ng presidente namin. So, ito yung dinadaanan ko pag nakamotor ako kasi medyo hindi matao. At higit sa lahat ay walang gaanong traffic ng sasakyan. Kasi yung daan medyo malubak, mababagal ang mga sasakyan. Medyo kalaban na nakamotor yung mga lubak. Pero pag sanay ka sa mga nasan yung lubak, medyo ako nagagamit ko as an advantage kasi alam ko na dito sa area na to, mababagal ang mga nagpapatakbo. Kasi alam ng lahat na malubak yung daan. Itong papasukin ko kalsada na to ay daanan ng truck, no? Siguro naman walang gaanong truck ngayon. Except tong isang to. So, nasa UN Avenue tayo. Ang tagus nito ay papuntang University Belt. Kakanan ako sa Tulay. On a regular day, itong daanan na to ay puro truck. So truck country itong lugar na to. Pero for now parang mangilan-gilan lang sila. Kakanan tayo dito. Yung kanan yan yung ano, diba? Hospicio de San Jose. Okay. So kakaliwa tayo dito ngayon. Mag-aarlegi tayo. Alabas tayo ng Quiapo at magkikesa na
magkakaisa na avenue tayo. I'm sure pag nakita kong ipanagbomotor, sabihin nila, ang hina na mag-drive niyan. Mabagal, oh. Kasi alam nyo, bibira ako mag-motor eh. Oh, tsaka, sumemplo na po ako sa motor. Ewan ko lang, tanongin nyo yung mga ibang nagbomotor. Pag sumimplang ka na sa motor, medyo anticipative ka. Meaning, lagi may drama sa utak mo na paano pag may lumabas dyan, makakapreno ba ako, ganun. So, kasama sa reflexes mo yun kapag sumimplang ka na. So, nandun ako sa stage na yun, lalo pag ganun itong mga areas, yung may mga kanto na pwedeng may lumabas lang na bulagaan. Okay, so nasa Quiapo na tayo ngayon. Medyo major road na po ito. At nasa motorcycle lane tayo. Eh lang syempre dahil kulang tayo ng kalsada sa Pilipinas, ang motorcycle lane ay hindi po pwedeng exclusive lang sa mga nakamotorsiklo. No? So halo. So dito sa area na to wala nang motorcycle lane. Rapok-rapok na. Unang dun. Nasa kanan pala. Sana mag-umulan para makapag-storm lang ako ng hindi natatakot sa ng hindi natatakot sa ulan. Mabasa. Wala kasi akong kapote. Kasi parang di ata bagay pag big bike nakakapote. Parang oo, parang di ata okay. Baka iniisip ko lang. Pag nakamotor ka, hindi ko alam, pero laging there's a need for you to be in front of the traffic. So, ang oras, 10:30 na, hanggang 11 lang yung party. Alam nyo na, ang papa nyo, laging lolo, darating late, uuwi maaga. Kumbaga yung mga club members na ano ng grupo ko, naiintindihan na nila na busy ako sa work. No? Medyo kahit paano, alam na nila yung gantong schedule ng aking trabaho kasi galing pa tayong office kanina. Pag ganito yung motorsiklo mo, pag cruiser type, no? Ang tawag dito sa motor ko ay sports cruiser. Na cruiser siya, medyo classic yung kanyang ano, sitting position, pero sports ay sporty siya. So sports cruiser ang tawag. Actually, medyo bagong category ito ng mga sa mga motorsiklo. 'Di ba? In the old days, sports bike, tapos nagkaroon ng sports naked bike. Oo, di ba? So, yung naked bike, ang totoong pangalan na sports naked bike. Oo. May touring, may madaming klase, no? Ako, hindi ko nga memorize lahat ng klase ng motorsiklo, eh. So, ito, itong inuupuan nating motorsiklo ngayon, si Estong, siya ay sports cruiser, no? Pag ganito, chill lang talaga yung driving natin. 650cc po ito ng Kawasaki. Hindi ko pa ito nare-review eh. Oo. So, re-reviewin ko ito after 3 years. Kailan ka ba ito binili? Medyo matagal-tagal na rin. Oo. Ang pangarap po talaga ay magkaroon ng Harley Davidson dati. Lately, ang gusto kong magkaroon ng motorsiklo ay yung Yamaha Bolt. Pag nakita niyo yung computer ko sa office, yun ang wallpaper ko. Yung Yamaha Bolt. I've been drooling over that motorcycle for a while now. Nagpunta ako ng showroom. Pinalo ako ng test drive. Hindi ako pumayag kasi feeling ko mapapasubo ako pag nag-test drive ako nun. Parang feeling ko ipapangutang ko siya kung sakasakaling matetest drive ko. May ganun eh, di ba? Umiiwas ka na lang kaysa wala kayong kainin. So, ganun ka, ano yung appeal sa akin ng motorsiklo na yon. Kaya, ewan ko, baka ibenta ko itong si Estong, or hindi ko alam, bahala na. Oo. No, pero mahal na mahal ko itong motor na to kasi ito yung unang big bike. Actually, pangalawang big bike ko to. Yung unang big bike ko, hindi talaga big bike. Big bike lang itsura. Yung mga dating, ano, galing China ng mga motorsiklo, na hantaw mukhang big bike pero 150cc lang. May ganun ako dati. I think yung akin ay around 200cc yata or less than. Pero mukhang big bike, no?
naiuwi ko ng Pangasinan yun, nakapag-motor ako hanggang Pangasinan. Hindi ako nag-NLEX. Wala pang ano nun, wala pang T-Plex at C-Tex. Pangalawa ko na to, pero mahal na mahal ko to. Kasi sa lahat ng pagkakataon na nag-work po ako, ito lang yata yung binili ko na luho talaga. Yung walang potential na income, luho lang talaga, dead investment. Pero binili ko pa rin. Oh, feeling ko bayad ko sa sarili ko, no? Yung camera ko kasi dati, nung binili ko yung mga camera ko, well, luho din naman yung mga DSLRs ko, di ba? Pero nung time na binili ko yung mga yon, meron talagang paggagamitan, no? I could be a photographer. Pwede ako mag-shoot ng mga, alam mo na, ng events na kung gugustuhin ko. Although hindi ko ginawa. Pero itong motorcycle na to, wala talaga siyang kahit anong return of investment. Wala. Pero binili ko pa rin. So kaya mahal na mahal ko siya kasi yung pagbili ko sa kanya, sakripisyo. Pero yun, I'm thinking of letting this go and upgrading to a Yamaha Bolt. Swerte yung makakabili nito. Oo, dahil sobrang presyo ito, 4,937 kilometers. Wala pang 5,000, di ba? Tatlong taon na, hindi nagamit, halos hindi nagamit. Hindi, as in, iba, maswerte lang kung madrive ko ito ng twice a month. No? So nasa bahay lang siya. Yung mga tipong just in case mayaya, makasama man lang ako kasi may motor ako. So ganoon yung naging purpose niya sa akin. So kaya rin ako hindi makapag-upgrade agad-agad sa Yamaha Bolt. Kasi baka mamaya, ganoon lang din yung ending. Hindi ko rin magamit na magamit, no? Sayang. Pero gusto ko talaga mag-motor araw-araw. Ito kasing Kawasaki Vulcan, mahal na mahal ko to. Pero it wasn't my first choice nung bumibili ako ng big bike. Hindi siya yung unang gusto ko talaga. Kaya lang, nirekomenda sa akin to ng Motor Trade. During that time, ako po ay product endorser ng Motor Trade, no? Nung time na yon, ako yung product endorser nila. At ito yung meron sila sa lineup na makukuha ko in, parang in 7 days, ma-deliver sa akin yung unit. Kaya nauwi ako sa Kawasaki Vulcan. Although, ano ha, I don't regret na ito yung inuha ko motor. Sobrang satisfied ako sa performance nito. Ano lang to, 650cc lang ito, pero maliksi. Kumbaga, umaalis kung kailangan mo siyang umalis. Ayan, mga pipino, malapit na tayo sa pupuntahan natin. Na-miss ko to, di ba? Malapit na tayo. So maraming salamat sa inyong panonood. I'm already here. I'm one stoplight away. So I'm here na. At makikita nyo itong mga kasama ko. Lahat sila naka-Harley. Ayan, all of them are driving Harley Davidson. Medyo, alam nyo na, naka-Japanese bike. Ayan. So there you go. Yan ang kasama ko. Yung iba naka-kotse siguro ngayon. Ayan, may naka, hindi ko alam, naka-Chedeng. So yun, maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye. Peace out. Ha? Huh? Ano po? Ha? Yung? Mausan sa bote. Sige, ingat ka.